na tayo. Hello, guys! So, bumalik na uli kami sa mga webinars natin sa Work From Home, Be Awesome. Hello, hello, hello. So, I'm Tasha, again, sa your host, and with me is Eloisa. Yan. Siya yung podcast editor natin. Yan. And marami na tayong attendees. Yan. Nandito na si Alan, si Cecilia, Jennifer, Jonaline, Ruella. Hello, guys! Yan. Good evening. Thank you, Mako. Oo, may audience tayo. Pinabahan ako. Buti na lang po. Oo, buti na lang po dumating na yung ano, yung trend. So hindi na tayo. Dumaan na yung trend. Oo. Dumaan na yung trend 5 minutes ago. Ayan. Oh, manood kayo sa cellphone. Oo. Sa Facebook, ayan. Oo, sa Facebook group natin. Kasi yan, siya si Eloisa. Oo. Uh-oh. Yan. Mag-share screen ka na nga, Eloisa. Tapos okay. Anuhan ko yung sarili ko. Oo, tapos ipakilala mo na ang sarili mo sa kanila. Ayan. Nora, asan po kasi yung sarili ko? Pag ayun, ganon. May timer talaga para sa presentation. Ayan. Yan. Ayan. Okay na? Oo, game. Ah, sandali, titingnan ko. Ayan, okay, nakita ko na yung screen mo. Ganda naman! Yellow na yellow! Hindi ko favorite. Nako. Oo, yellow ayan. Na yellow. Ano, good evening sa mga attendees ng Work From Home, Be Awesome na webinar. So, for tonight, ang akong bisita ni Natasha. Ako si Eloisa. Oo, bisita sa bahay. Dapat palagi kitang bisita. Sabi ko kay Luis maglo-launch tayo ng podcast. Ayan, sige. Ano ba tawag dito? Ako si Eloisa. Paano ba elevator pitch ko? I help entrepreneurs, coaches, marketers, business owners spread their message in an audio form and eventually find their 1,000 true fans. I do this by taking over the post-production for their podcast show. So, yun ang aking elevator pitch. Tapos, ayan, gayahin nyo. For tonight, may format na kami na ginawa ni Tasha na dapat naming sundan. So, may mga questions akong sasagutin. Pagkatapos, i-share ko din sa inyo yung usual na ginagawa ko sa client. Sa ano ko, sa skill at saka sa yung sa position na ginagawa ko para sa kanila. So, good evening. I'll start na. So, ako nga ulit si Eloisa. You can also call me Heart. Ganun talaga ha. Baka mamaya ma-copyright infringement tayo. Ayan. Actually, papakita ko sa inyo yung ano, yung mga kamukha ko tsaka ito yung mga ano ko, mga kapatid ko na nahiwalay sa akin nung pagkabata. Tapos marami din nagsasabi sa akin si Janet, sinabi niya sa akin. Kamukha ko rin daw si Jody Santa Maria. At syempre, ang talagang pinakakamukha ko talaga, hindi ko ikakaila, kamukha ko si Carla. Ay, ganon. Ayan. Okay, so, ang unang tanong ni Tasha sa akin, why did you want to work from home? So, sa akin kasi, freedom. I want freedom na yung financial freedom, time, freedom. Yan. That's my, yung main reason kung bakit gusto ko noon na mag-work from home. Tapos, ngayon, why are you working from home now? Kasi, may pamilya na ako. Yung baby ko, kaka 7 years old lang niya nung January. Tapos, syempre, gusto ko na hindi ko ma-miss out anything special, any milestone na pagdadaanan niya. So, sila yung reason ko bakit I work from home. Sila talaga yung aking pinaka-why. Tapos, sabi ni Tash, sagutin ko daw to, pros and cons of working from home. So, syempre, yung pinakamaganda doon, no commute. Kasi ako dati, ang work ko na call center,
ay sa Makati pa. Tapos nakatira ako sa Cavite, sa Silang. So imagine yung kailangan kong i-alat na oras para sa commute. So kung halimbawa ang pasok ko, kaya ano, nagre-request ako noon na huwag akong ilalagay ng opener. Kasi pag opener ako, mga tipong 7 p.m., 8 p.m. to 9 p.m., ganun dapat yung pasok ko. So dapat dapat alas 5 pa lang nakaalis na ako ng bahay para hindi ako mali-late. So lagi ako nagre-request noon na baka pwedeng mid-shift ako para kung halimbawa 12 a.m. yung pasok ko or 11, kaya nang ibiyahiin ng 3 oras, unlike kung babiyahi ako ng ano ng 4 hanggang 5 oras para lang makapasok ng hindi late. Tapos yung own working environment, kasi nung nag-work ako sa call center, ang daming bawal yung mahilig ako sa lotion, alam nila Joanna yan, nilaan mahilig ako sa lotion, sa alcohol. So kasi maani yung kamay ko eh, parang ewan ko, naiilang ako ng hindi malinis yung kamay ko. Sa call center, kailangan clean desk lagi. Tapos, hindi ako makapaglagay. Oo, bawal magdala ng wallet. No? Oo, diba? Bawal. Tapos, kaming arte. Hindi pwede kumain, ganyan. So, syempre, di ba kumpanya yun nila? Hindi mo naman yun pag-aari, yung building na yun. So, susunod ka lagi sa kagustuhan nila. Unlike dito, pag nung nag-ano na ako, nung nag-work from home na ako, lagi na ako may tabing lotion. Ito, nabili ko kay Joanna, yan. Lagi ako may tabing lotion, tapos yung mga ano ko, yung rosary, nasa tabi ko. Ayun, human heart nature. Ayun. Pakita mo, baka maging sponsor natin sila. Wala akong ano eh. Tapos yung mga santo ko dito, si Mama Mary, nandyan, tsaka yung rosary. So sa akin, nare-relax ako pag na-enjoy sila. Tapos, syempre, yung more time with the family. Most of the time, si Ayumi, katabi ko siya, yung anak ko, katabi ko siya kapag ka nagtatrabaho ako. Kasi mahilig siya mag-drawing. So every time na nagda-drawing siya, lagi lang siyang, kaya nag-work ako sa malaking table, tapos nandito siya sa tabi ko habang nag-work ako. So at the same time, nag-uusap kami, tapos parang within reach pa rin ako. Yung hindi niya nararamdaman na ano ako, na wala ako sa tabi niya. Pero ano ba yung cons of working from home? Syempre yung income is not secured. Bakit? Kasi freelance eh. Diba? Dito papasok yung ano. Ano bang klaseng work from home ang pinapasok mo? Kasi di ba may iba-iba yan? May remote worker. Yung remote employee. Yung kung makikita nyo yung my desk ba yun? Or my out desk yata. Ayun, my out desk. Tapos di ba meron silang, tapos may makikita din kayong mga post sa mga Facebook groups na sinasabi na kailangan naka-online kayo at this time, tapos Monday to Friday, tapos may ganitong ano, parang ang format nun is remote employee ka. Empleyado ka pa rin, susunod ka pa rin sa gusto nila, sa terms nila, tapos sa rate na gusto, yung rate is not negotiable kasi ang rate nila is fixed. Pero ang kagandahan nun, nasa bahay ka. So parang nag-call center ka sa bahay. Either chat ito or voice. So yun yung pinaka-ano, income is not secured. Tapos syempre kung remote employee ka, anytime, pwedeng mag-back out yung client nyo na hindi na ituloy yung kontrata sa inyo. Tapos pangalawa, kung freelancer ka. Pag freelancer ka kasi, syempre freelance nga eh. Whenever there is work, meron kang income. Pag walang work, wala kang income. So, hindi secured yung income mo. And also the third kind sa pag-work from home is if you are a business owner. Ngayon, pag business owner, di ba, kailangan pa rin na meron kang stream of income. So, kung wala kang pipeline ng kliyente, yung income mo is not secured. So, isa yun sa cons ng working from home.
Pangalawa is prone to destruction. Bakit? Eh kasi, di ba, katulad ko, nandito ako sa bahay, nagtatrabaho ako sa katabi ko, anak ko. Anytime na meron siyang kailanganin, kayang-kaya niya akong maalis yung focus ko sa ginagawa ko. So prone siya sa distraction. Tapos pangalawa, limbawa yung mga gawaing bahay, mahahati yung, lalo na sa ating mga nanay, di ba, Tash? Mahahati bigla yung ano mo eh, attention mo. Yes, tama. Magtatrabaho ka ba o gagawin mo muna tong gawaing bahay mo? So, mabilis talaga yung focus mo, madidistract ka. Oo, palagi may ano, palagi may na-overcook, no? Naubos ang sabaw. O kaya yung labahin mo, abuti ng ilang araw. Ay, hindi naman. Lagay mo lang sa washing machine yun, mga ganun. Ayan. Tapos, syempre, yung pangatlo para sa akin, yung keeping work and family separate. Not necessarily na kapag working from home ka, you should be online and be working all the time, 24/7. Maswerte ako sa mga kliyente ko, naiintindihan nila yung araw na nagpapahinga ako at yung oras na hindi nila ako dapat istorbohin. Pinagdasal ko talaga to na sana maintindihan nila, sa, ano, alam nila yung sitwasyon ng nanay, ganyan. So, mahirap siya. Yun yung pinakanahirapan ako, yung keeping work and family separate. Yan. So, tapos yung sunod, before and after working from home. Ano ba yung sabi, ang question ni Tasha, ano bang pagbabago mo noon? Kumpara ko daw yung pamumuhay ko noon, tsaka sa ngayon, na nag-work from home na ako. Before, employee mindset ako. So, paycheck to paycheck lang yung ano ko. Kumbaga, hindi ko iniisip. Parang ang iniisip ko noon, gagawin ko trabaho ko, tapos dapat swelduhan ako. Hindi ko iniisip na para sa ikabubuti ng kumpanya. Wala akong pakialam sa kanila. Ang pakialam ko is magkaroon ako ng sweldo ng quincenas katapusan. Tapos yung dati, personal development is very low. Alam mo to, Tash, di ba sa call center, napaka-rampant ng office politics. Tama. Di ba? At ako, isa ako sa parang hindi yata naging maganda yung ano ko, yung pag-iisip ko sa mga kapwa ko kasamahan sa trabaho. Na iniisip ko noon na kaya na po-promote kasi pabibo or sip-sip. Pero hindi pala. Meron talaga tong mga ito na ginagawa na hindi mo ginagawa. Kaya mas nauuna yung growth nila. Kaya na po-promote sila ng ano. Siguro added factor na yung ka-close mo yung mga management, pero most likely hindi sila pabibo. Oo, hindi mo lang siguro ano nakita, lang sila, no? Mas ano ba to? Mas gusto lang talaga nila siguro kaysa sa iyo. So ang isip ko noon, ay nako, wag na, hindi na ako magpapa-promote kasi hindi naman ako paborito niyang manager ngayon eh. Ganun lagi yung isip ko. Tapos yung thoughts ko are clutter kasi wala akong end goal eh. Dahil nga sa yung personal development is very low. So wala akong ano, wala akong iniisip na kapupuntahan. At tapos employee mindset pa rin ako. Wala akong growth or abundance mindset na naiisip ng mga time na yun. Basaan sa akin, sumusweldo ako. Tapos. Pero after nito na nag-transition na ako from working from home, naintindihan ko na kung paano ba talaga ang ano dito, ang kalakaran sa pag-work from home. Siyempre, una ngayon, travel is easy na. Hindi na ako magpapaalam sa ano sa mga dati kasi no nagtatrabaho ako, pahirapan talaga magpaalam. Oo, sa mga boss. Tsaka mag-a-attend ka lang, di ba, ng ano, ng school program. Oo. Napahirapan pa yan. Oo, pahirapan pa. Kailangan pa na approval, ganyan. Oo. Tapos, ngayon, pansin ko sa sarili ko, yung personal development ko very high na. Hindi na ako masyadong nag-iisip ng masama sa kapwa ko. Lagi na ako nag-iisip ng ano pa bang pwede kong magawa para makatulong. Hindi lang sa kliyente, pero para dun sa
mga taong nanghihingi ng tulong sa akin. Kasi, ganun din naman yung nakuha ko nung time na nagsisimula ko, yung nakuha ko sa'yo, di ba, Tash? So, sabi ko, isip ko na isip, kano ko kaya mababayaran si Tasha ng katulad ng oras na ginugol niya sa amin para kung makatulong para sa marating namin yung ganito naming posisyon. Tapos, oh, may ganun. Shoot pa naman. Tapos ngayon, na-achieve ko na yung freedom that I want. Kasi time freedom, flexible naman lahat ng ng mga kliyente ko. Pagkatapos, yung hindi na ako gaanong natatakot na may mangyari sa akin. Kasi alam ko, secured naman, inuna ko talaga yung sarili ko para maisaayos yung mag-ama ko. Ayan. Tapos, ano po bang sunod na inanan? What work do you do now? Ako ay isang ako ay isang podcast management expert. Ano ba yun? Ano ba yun? Diba? Ano po yung podcast na yan? Ano ba yan? Una sa lahat, ano ba yung podcast? Yung podcast is parang online radio. Kasi sa iba, dito sa atin, parang pansin ko, wala pa gaano, hindi pa nape-penetrate yung ganitong platform. Kasi more on videos pa tayo mga Pilipino. Yun yung pansin ko. Pero kaya nakikita ko talaga ang podcasting dito sa Pilipinas is going to be a very bright future for the mga content makers dyan. Tapos, ang ginagawa ko is from iba-iba. Kung ano ang demand ni client. Let's just say, lang siya, ang gusto. Pero ang ang talagang scope nitong trabaho na to is podcast production talaga, post-production. After mag-record ni client, ikaw nang bahala. Halimbawa, kailangan ng editing. Ano ba ang ginagawa sa editing? Sa editing, hindi lang to basta copy-paste ka ng intro-outro, ilagay mong template doon sa Adobe Audition or sa Audacity. Hindi. Kasi dito, isa sa alang-alang mo, yung kung paanong palalabasin na matalino yung kliyente mo. Hindi pwedeng parang engot siya na sasabi niya, kasi, nasa responsibilidad mo bilang podcast editor na pagka pinakinggan siya ng listener niya, na sasabi, ay, ang galing niya talaga, expert talaga siya. So, yun yung yun yung pinakatrabaho mo as a podcast editor. Tapos, isa pang scope sa podcast management is, ikaw yung nagawa ng show notes. Ano ba yung show notes? Para ba itong vlog? Hindi, magkaiba sila kasi yung vlog, iba yung iba yung composition niya. Pero yung show notes, pwede mo siyang i-upload as a blog post, as a added support para dun sa audio or episode ni client. Para saan? Bakit ka paggagawa ng show notes? Nagsasalita na nga yan, pakikinggan ko na nga yan. Hindi ko na nga yan, bakit ko pa aanuhin? Ba't bibigyang importansya ko pa yung show notes? Eh kasi hindi laman lahat ng tao, makikinig agad lahat, makita lang yung title mo . Pag sinabi mo sa kanya, punta ka dito sa website ko, doon yung pagkakataon mo na i-showcase yung kliyente mo para doon sa magbabasa. Tapos para yung magbabasa ng show notes, sasabihin niya, naku, aabangan ko yung susunod na episode nito. Ang gagawin niya, magsasubscribe. So, yun yung pinaka main job mo as a show notes writer. And then third, is yung social media. Siyempre, hindi naman yan pag nag-record, nag-hit siya ng record, in-edit mo, gumawa ka ng show notes writer, tapos na doon. Hindi. Siyempre, tutulungan mo siya kung paano mo siya mapapasikat. Paano mo mapapalawak yung yung reach niya. So, paano paraan? Gawaan mo siya ng quote card, yung mga quotes, yung gagawa kayo using Canva.
saan yung kukunin yung mga quotes? E di syempre dun sa ano niya, sa episode. Merong mga time dyan na magsasabi siya ng mga magagandang salita talaga na parang ano, parang catchy sa atin. Tapos from there, pwede niyong gawan yun ng image, pwede niyong gawan ng caption. Tapos, ika-capture niyo yung ano niyo, ideal listener niyo. Other than the images, meron pa kaming isang ginagawa nila, Joe, nila Se, yung audiograms. Yung kung makikita nyo, kung sa Instagram ito madalas eh, yung mga may waveform, tapos may mga caption. Minsan, gagawa rin kayo ng ganun para sa kliyente nyo, para pang-push ng promotion ng episode. Tapos, ano po bang ginagawa ko? Siyempre, responsibilidad ko ang i-publish yung kanyang episode sa lahat ng podcast directories na pwede niyang, na pwede namin paglagyan. So, ikaw yung magpapublish lahat doon. Coming from the podcast host, yung RSS feed, kailangan isasubmit nyo doon sa mga podcast directory. Mamaya, explain ko sa inyo ano yung podcast directory kasi meron, nag-request si Tasha ng tools. Papakita ko sa inyo kung ano yung madalas kong gamitin na tool. So, yun lang yung ano, yun lang yung maikling scope niya. Pero actually, madami pa na akong ginagawa pag sa ano, pag mamanage ng podcast show. Pag sa totoong buhay. Pag sa, oo. Oh. Ayan. Ah, sige, pakita ko na kasi tips na to eh. Matatapos na ako. Ay, hindi. Mamaya pa pala. Ayan, tapos sabi ni Tash, sagutin ko to. 3 tips for people who also want to work from home. Una, talaga, corny man o hindi, kung sino man ang sinasamba nyo, hindi, sige, palitan nyo na ng pray for discernment. Kung hindi kayo Katoliko or ano, yung hanapin, i-discern mo lang kung kanino ka sumasamba. Kung ano ba talaga, kung para sa iyo ba itong pag-work from home. Kasi hindi talaga lahat para dito. Lalo, especially kapag ang mindset mo is madali lang ito. Or iniisip mo na parang easy money. Kasi nagagawa naman ng ibang tao. Kasi ang dami ng scams ngayon, di ba, Tash? So, iisipin mo, ay, sandali lang to, makakikita din ako ng, ano, ng pera dito. So, you always, ano, first is, ano, you have to pray for discernment. And then second, dalawa lang choice mo. Do or do not. Walang in-between. Kung napanood niyo yung Star Wars, sinabi to ni Yoda kay, ano, wow, may Star Wars talaga. Sinabi niya, kay Han Solo na yan. Ano yan? Anong kasi, episode ng Star Wars yan? Yung mga dati. Yung kila Harry. Yung luma. Oo. May sinabi si, hindi ko alam si ano yata, si Han Solo nga ba? Or si Obi-Wan. Basta yung ano yung, si Luke Skywalker, yun. Sinabi niya kay, ano, may sinasabi kasi, nag-uusap sila sa forest. Sabi ni ano, ni Luke Skywalker. Sige, hindi naman sige. Hindi pala. Okay, I will try. Sabi ni Luke Skywalker. Sabi ni Yoda, no, do or do not. No, try. So, dapat, kung iisipin mo, mag-work from home ka, dalawa lang pagpipilian mo. Oo o hindi. Gagawin mo or hindi mo gagawin. Wala na yung ano mo, ititest mo yung water. Yung, ay hindi, titignan ko nga kasi maganda yung webinar na ginagawa nito ni Eloy. Try ko nga itong work from home. Hindi pwedeng ganun. Kailangan all in or all out ka. So, tapos pangatlo, ito, gasgas na gasgas to. Invest in yourself and get a mentor. Huwag nyo nang tipirin. Sarili nyo naman kasi naman ang ano nyo eh. Oo nga, tsaka mahal ang binayad ng tuition fee sa college, di ba? Oo. At saka, ano per sem yun? ano bang dito? Kasi unlike sa may mga kumpanya, may mga malalaking kumpanya, napapansin nyo, di ba kung may mga, katulad si Francis Kong, di ba nakikita nyo, nagsiseminar siya sa mga malalaking kumpanya. Binabayaran talaga si Francis Kong para mag-seminar dun sa mga leaders nila.
Ngayon, ikaw, hindi ka naman malaking kumpanya pa eh. So, ang gagawin mo, hahanap ka ng mentor mo na sa tingin mo makakatulong para sa ano mo, sa growth mo. So, anong gagawin mo? Magbi-binge watch ka lang ng mga ano, mga videos ni Gary Vaynerchuk sa ano, sa YouTube. Hindi. Kasi alam mo naman sa sarili mo na pag free content, biglang mawawala yan, babaliwalain mo yan. Pero pagka alam mong pinagkagastusan mo, talagang pupuntahan mo yan. Aaralin mo yan. Kasi binayaran mo eh. Sasabihin mo, sayang eh. Ugali yan ng Pilipino, pag libre, pinagana nila, pinapapawalang bahala nila. Hindi nila nakikita yung ano, yung parang yung silbi kapag libre. Ayan. Yan lang. Pinagalita ko. Oo, ang natatandaan ko lang kay Gary Vaynerchuk talaga yung you're gonna die, di ba? Oo, yun rin ako din. You're gonna die. Tapos may isip ko, I'm gonna die. O kaya kailangan magtrabaho na ako. Ayan. Tapos, yung one tool or software you are using now. Introduce the software and what do you use it for? Ayan. Sharan, ano ako? Handa ako dyan. Wait lang. Ang lagi kong wow, ano, ready. As a podcast manager, other than editing, churba nyo, yung editing, show notes, social media. Ito yung sakit ng ano, ng podcaster. Yung nag-aano sila, anong tawag doon? Nag-block. Yung content block ba yan? Oo, diba sa parang writer's block. Nagra-writer's block. So, ang ginawa namin, eto si Sam, isa sa aking favorite, ano ko, favorite client ko. Kasi never kami nag-call, lagi lang email. Ang ginagawa... Lagi lang chat, ganon. Email ka lang to eh. Oh, hindi talaga chat, hindi talaga nag-chat yan. Oh. Tuwa ako sa kanya. So, ang isa sa ginagamit ko sa kanya ay Libsyn. Ito yung tool na ginagamit ko. So, bago ko ipaniwanag yung editorial calendar namin. So, paano, ano ba ang Libsyn? Ang Libsyn po ay... Kailangan nating i-white out yon sa replay. Yung mga password. Oh, no. Ah, sorry. Ay, yung ano. Yung... Alan, i-edit natin yan. Alam mo na. Tapos, ano. Lagay sa YouTube. Ay, okay. Lalagin ko muna. Lalagin ko, tapos mag-a-unshare. Oh, itago mo muna. Sige, paano ko ba ito? Paano ba? Mag-stop share muna. Stop share muna. Pause ba or stop? Pwedeng pause. Sige nga, try mo nga pause kung makikita pa rin namin yung ano. Ayan. Screen mo. Kita nyo pa din. Sige nga, galaw-galaw ka. Ayan, wala na. Ayan. O sige, habang naglalagin ako sa kanyang podcast host, ano ba yung Libsyn? Tatanong nyo. Ito po yung podcast hosting ng aking kliyente. Ito po ang isa sa pinakasikat na bahay ng mga podcast, ng mga show. Anong ginagawa nito? Ito pong Libsyn ay siya yung pagkukuhaan nyo ng RSS feed. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Ano ba yung RSS feed? Ito yung gagamitin na ito yung language na naiintindihan ng mga podcast directory. So like sa Apple Podcast, hindi mo pwedeng i-submit sa kanya yung name ng show lang. Tsaka kung sino yung show, yung ano to, yung host. Nire-require nila na kailangan i-submit mo sa kanila yung RSS feed. Ngayon, paano mo gagawa ng RSS feed? Yun po yung silbi ng mga podcast host. Sila yung gagawa noon. May bukod sa Libsyn, meron pang ano pa ba, Tash? Yung Omni Studio. Yung Anchor.fm, favorite ko, libre. Yan, doon natin ilalabas yung podcast natin kay Work From Home Be Awesome. Yay! Diba? Yan, basta yung Blueberry, ano, Podbean, mga ganyan. No? Yan. Ayan. O, sige, so, ano na ako magre-resume share. Ayan, sige. So, ito yung ano namin. Ayan. Ito na. So, sasabihin nyo. Wow! Ayan ang podcast stats nyo. Yung mga, mga listeners. So. Tapos, ano siya? Paano ko ito ginagamit? Dito ako nagsasubmit ng show. Halimbawa, meron kaming, may i-publish kami ngayong Monday.
paano mag-publish ng show dito? Madali lang, after mo mag-login, punta ka sa content, may drop down diyan, click niyo lang po yung add new episode. Tapos sa add new episode, dito sa tab ng media, meron po diyang kung nakikita niyo yung add media file, kiklik niyo po yan, tapos lalabas tong pop-up box. At hahanapin niyo yung folder kung nasaan na andoon yung audio na ilalagay niyo na episode ni client. Tapos noon, punta po tayo dun dito sa details. Dito mo na ilalagay yung title, tapos yung short description nung etong kliyente ko na ito, ayaw niya ng mahabang description. Ayaw niya yung buong show notes ilalagay dito. Gusto niya lang yung intro, tapos yung links. Yan lang, ganun lang siya. Tapos yung kung gusto niya ng custom permalink, ilalagay lang din. Tapos, ito yung ano yung rating? Ano ba itong, kailangan ba itong i-fill up? Oo, lalo na kasi stricto ngayon sa podcast. Oo, stricto si iTunes. Oo, dapat diba? Kung nagmura or hindi naman, kahit may bastos siyang sinabi, any profanity, kailangan imamark nyo na, imamark na explicit yung show. Tapos makikita nyo yun sa iTunes, makikita may letter E sa katabi niya. So, ibig sabihin nun, may mga bagay na hindi dapat marinig ng bata. Tama. Parang katulad ng isang podcast na pinag-uusapan namin kanina ni Joanna. Nandito ba si Joanna? Dito. Ay, hindi ko pwedeng i-speaker itong podcast na to. Habang ine-edit, ganyan. Ayan. Tapos ang susunod na tab, dito yung artwork. Ngayon, optional ito. Kung hindi ma-arty yung kliyente nyo, pwedeng yung podcast cover art niya na ang lalagay dyan kahit hindi na kayo maglagay. Pero may iba kasing kliyente na gusto nila yung episode artwork na kalagay dyan sa tab ng artwork. Tapos let's say, sa social, bakit meron ditong Facebook tsaka Twitter? Ito, isi-set up nyo to dito sa destination kung gusto nyo mag-automatic post siya sa Facebook page or sa Twitter, sa Twitter account, sa Facebook account or sa Twitter account. Next, na lang yon kasi medyo mahabang usapan yon. Tapos, syempre, yung scheduling. Pag naglagay kayo dito ng audio file, dalawa lang ang option nyo. I-release nyo on publish or mag-i-schedule kayo kung anong specific time and date gusto ni kliyente ang pag-publish ng kanyang show. Ayan, ito ang madalas kong gawin kasi lahat ng kliyente ko libsing. Tapos, pag kami mga problema sila, parang kilala na ako ng mga taga libsing. Lagi kasi sasabihin ni Sam sa akin, Eloisa, bakit hindi yung ganitong itsura? Bakit hindi maganda yung kinalabasan ng itsura ng description ko? So, halimbawa, investigahin ko dito, titingnan ko dito sa sa LinkedIn account niya. Iisipin ko kung mali doon. Pag hindi ko na alam yung sagot, nag-i-email ako sa customer service nila. Kasi usually, ganyan naman talaga ang sasabihin nyo kay client. Hihingi kayo ng tulong dun sa mga mas may alam pa sa inyo. Tapos itong podcast editorial calendar, isa ito sa mga talagang ini-implement ko sa lahat ng mga kliyente ko. As much as possible, mag-batch recording. Batch recording, yung isang araw, mga siguro 4-5 episode, i-record na nila, tapos ibigay na nila sa akin, tapos ako nang bahala pagkatapos nun. Kaya gumawa kami ng editorial calendar. At kung talagang sa Word nyo nilagay na document to, hindi sa Excel? Alam mo ba, ayoko ng Excel kasi parang nalilimitahan ako sa liit ng lugar. sa bagay. Pero mas mahilig kasi ako sa Excel. Tapos si Sam, sinabihan ko siya mag-ano kami, yung project manager
full train o asan. Hindi, sabi niya, isa to sa mga kliyente na hindi, may ano talaga siya, may isa, hindi siya sanay nung ganun, yung mag-aasana pa kami. So, ang anuhan namin, ang communication namin, is through email, tapos ito lahat, na, nasa Google Docs, saka sa, ano lang, yung, yan lang usually yung ginagawa namin. Yan. Pag nag-batch recording siya, isang birthday na mo, January 26, sinabihan ko siya, kailangan sana na mabigyan mo na ako ng mga ano dyan, tatlo hanggang apat na, na ano, na episodes. So, di ba, ano, pag ginawa ko siya, okay, hindi na ako, ano, okay na kami, parang 2 weeks ahead na kami, di ba? Kung mag-travel man siya, hindi mapapabayaan ng show. Ayun lang. Ayan, tapos sabi ni Tash, what is your favorite book now? The Daily Stoic. Bukod sa didake, kasi nagdididake din ako, may isa pa akong binili, yung The Daily Stoic. Kasi kami ni, ano, ni Paps, ni me, we practice, ano, we are trying to practice, we are trying to incorporate Stoicism sa pagiging Katoliko namin. Although sabi nila dapat separate or pero ibang usapan na 'yon. Pero ito yung isa kong favorite na book kasi everyday din to. Para siyang didake. So pina-practice ko, isa kasi sa mga ano gusto kong mangyari ngayong taon na to is makapagbasa ako ng ano ng libro, maraming libro. Tapos sabi nung yung inatenan ko ni na ano na webinar ni Jomar, inexplain niya na dapat micro goal daw, wag daw yung big goal. So sa akin, imbis na mag-goal ako ng one book per week, ang gagawin ko is one book for the year. Kaya oh, ay, page. Na micro goal, dapat ang micro goal, one page per day. yung one page niya siya eh. Yun, ganun, oo. Oh, one page per day, mga ganun. Imbis na mong tapusin siya, one page per day, mga ganun. Ako, gagawin ko one page per day. Tapos, yun lang yung ginagawa ko. Pero ito yung favorite ko kasi dito makikita mo yung mga ano ba to, yung mga turo nila Seneca, nila Epictetus, ganyan. Sino sila? Ay, mga ano sila. Ano ba yung Stoicism na yan? Ano ba iba nila ng Buddhism? Ay, ano to? Ano ba? Anong, na ano ko pareho to? Pareho ba yan ng mindfulness? Mga ganon? Parang pareho. Pero ito kasi, Tash, na ano ko to? Na kaya ko to nalaman yung Stoicism kasi di ba nagfa-fasting kami, isa sa mga ano mga nagsimula ng mga fasting is yan, sila Epictetus, sila ano, sila Seneca, nagfa-fasting na sila noon pa kasi yung discipline nga is very ano, parang malaking bagay sa kanila yung mag-instill ng disiplina sa katawan, sa isip at saka sa gawa. Pero ang pinakaano nito is yung libro ni Mark Manson ba yun? Yung The Art of Not Giving a Fuck. Hindi ko yun alam kasi ang alam ko The Art of War. Ayun. Basta yun yung ano, The Art of, parang ano siya. The Art of Not Giving a Fuck. Yun. Oo, yun. Ganun yung turo, yung teachings nila. Yung wala ka nang, wag kang papa-apekto sa mga taong hindi naman importante sa iyo o mga salita na hindi galing sa mga taong importante sa iyo. Ayun, sabi ni Cecilia, The Art of Manhid daw. Ayun, The Art of Deadma. Pwede ka na mag-publish ng libro mo, The Art of Deadma. Deadma talaga, wala kang papa-apekto, bala sila diyan. Tapos, syempre, I will end this presentation by saying to everyone na narinig ko to kay Ray Edwards, Tash. Isang episode ni Ray Edwards na sinabi niya. Ay talaga, favorite niya si Ray Edwards. Sabi niya, don't do what you love. Do whatever it takes. So sa inyo dyan, sa inyong lahat dyan na nag-iisip, if this is for you, if working from home is
for you, do whatever it takes. Kasi worth it naman siya eh. Yun nga lang, may mga ano, huwag kang mamadali. Kasi ako naman, hindi ko naman inabot ang position na ganito, yung makakuha ng mga magagandang kliyente na fit para sa ano ko, lifestyle ko. Hindi ko to nagawa ng sa loob ng 3 buwan. Inumpisahan kaming turuan ni Tasha 2006. Nakuha ko yung ideal client ko 2016 kami nag... Grabe ka naman, 2006. Sorry, 2006. Pag-inom na tubig, sabi ko, 2006? October 2016 kami nag-start turuan ni Tasha. Nakuha ko yung ideal client ko is November 2017. So imagine, hindi ko siya nakuha. So baka 1 year din. Diba? 1 year din. Tsaka tinatrabaho talaga to. You do whatever it takes. At tsaka matututo ka rin mag-assess ng client, di ba? Yung pagkinausap mo na, feel ko ba tong client na to? Ini-scam ba ako nitong client na to? Malalaman mo yun pagkinausap mo sila. Di ba? Masasabi mo. Paano mo i-close yung client na yan, matututo ka pagka marami kang kinausap na client, no? Eventually, maano, yung anak ko. Eventually, maano mo din talaga, maano nyo rin yan, makukuha nyo rin yan. Ayun lang. Hello, Ayumi. Yan si Ayumi. Ayun lang, thank you ba? May mga tanong ba or wala? Ay, may nakita akong isang tanong dito. Sabi niya, no, si Michelle, asa na ba si Michelle na wala? Ayan, ito, sabi niya, nagtanong sila sa Facebook group, so nakabukas yung Facebook group sa akin. Sabi niya, paano mo raw na-juggle at ang gawaing bahay at pag-work? Kasi struggle niya daw yun. The struggle is real. Kaya Michelle. Ewan ko, alam to nila si. Kasi si naman lagi kong kausap. Pinaka-struggle ko noon ay yung labahin. Kasi everyday ako naglalaba. At kamay. Oh, everyday talaga. Bakit kamay? At gusto kamay. Mo? Wala lang. Hindi ako. Wala kaming washing machine. Dapat paagi namit mo para hindi kumapago. Dati, ang ginagawa ko, everyday ako naglalaba. So ngayon, napag-isip-isip ko, parang ano, si Janet noon, ang tagal pa akong sinabihan ni Janet. Sabi ni Janet, ano ka pa, ma'am? Mas maganda pang masira ang damit, wag lang yung kamay. Sabi tama, niya. Oo, tama. Tama ka, Janet. Good job. Tapos kinocompute ko yung oras na ginugoogle ko sa paglalaba. Inaano ko, sabi ko, magkano ba hourly ko? Sabi ko, ganito yung ano. Eh, magkano lang pa laundry? Di pa laundry na lang ako. Kaya, ang ginawa ko talaga, Tash, is nilet go ko yung mga gawaing bahay na hindi ko gustong gawin. So, paglalaba, hindi ko siya gustong gawin. Lagi na lang akong naaano, lagi na lang akong natatambakan. So, namarikondo, gano'n. Nagano ako, ano bang tawag dito, nagpalaba ako. At least pag kinuha ko, topina, ilalagay ko na lang sa ano ko, di ba? Oo nga, ready na siya. Tapos napakinggan ko. Ikaw rin alam ko sinabi mo to, yung maglalagay ka ng oras mo. Tapos, narinig ko kay, kung nakikinig kayo ng podcast ni Brooke Castillo, yung life coach, school of podcast yata yung kanya. Basta life coach siya. Sinabi niya na halimbawa, ganito daw, kasi sakit daw yun ng mga nag-work at home, yung walang time management na skill. So sabi niya, gawin mo, lagyan mo ng oras. Ang ginagawa ko, hindi ako nag-work. Halimbawa si Ayumi, school day. Pag may pasok si Ayumi, syempre si Ayumi muna. Hindi ko bubuksan talaga yung laptop hanggat hindi nakakaalis si Ayumi. So, maalis si Ayumi dito mga 6:45 ng umaga. Yung pa lang yung umpisa ng pagbubukas ko ng laptop, mag-check ako ng email, mga 7. Eh, nag-gym ako. So, 7. Wow, nag-gym siya, Joanna! So, ang gagawin ko, after ko ma-check ng lahat ng emails at yung mga urgent na mga kung ano-ano pa, after nung mag-gym ako, ang swerte ko, Tash, kasi si Luis,
alam mo, pag sinabi ko sa kanya na I'll check that later after gym, tapos may ito si Sam, sinasabi ko rin sa kanya na, o sige, I will check the audio files after gym. May isa pa akong kliyente, pag sinabi kong after gym, wala, hindi yan nagsasabi yung mga yan na, hindi mo pa matcha-check ngayon. Never akong nakarinig sa kanila na nagsabi na, eh, check mo muna ngayon, huwag ka na muna mag-gym. Kasi alam ng mga ito na dapat talaga unahin mo sarili mo, kasi paano ka makakatrabaho kung hindi mo unahin sarili mo? Oo nga, di ba? Ayun, yun lang. Ayoko mag-gym kasi pinagpapawisan, gusto ko swimming. Oo. Ayan, may tanong pa, wala na. Ay, sabi ni Alan, ano daw ang specs ng laptop mo? Or naka-laptop ka ba ngayon o naka-PC? Laptop. O, ako laptop. Pati na lang ito ni ano, Alan, hindi nga pero ako. Pero hindi ka naman nahihirapan mag, ano, mag-edit ng podcast gamit. Ay, hindi. Ano pala to, Tash? Parang nag-upgrade yata. Ay, hindi ko alam si Mick ang nag-ano eh. Pero naka-SSD si Mick ang tanungin natin. Nasaan si Mick? Naka-ano? Naka-SSD ako. Wow, yun, social. Ano, naka-SSD na. Oh, yun yung ano ko. Yun lang yung dinagdag ko. Pero eto matagal na to. Alam mo ba, ano to, Tash? Binigay sa akin to ni Mick tong laptop na to. Kasi PC pa lang ako noon, ang pangat-pangat ng PC ko. Yung unang kliyente ko, yung SEO, yung ang ano nila, VA ako ng ano, may digital, may SEO agency. Alam mo ba, pinag-loan ako ni Mick sa SSS para makabili nitong laptop na to. Ah, tama rin naman. Oo, kasi dapat mag-invest ka sa gamit mo eh. Oo, kasi hindi ko na, hindi niya inisip na, ang bagal kasi ng PC niya. Oo. So, ang bagal ko rin magtrabaho. So, naisip namin talaga na mag-laptop, magbili na ng magandang laptop para bibilis din yung trabaho mo. Tapos makakakuha ka pa ng ano, diba, ng madaming kliyente. Oo, bibilis na yung trabaho mo. So, dahil mabilis ka na magtrabaho, hindi ka na mag-charge hourly by package na. Kasi pag nag-charge ka ng hourly, lugi ka kay client, ang bilis-bilis mo. Kunyari, ano, 30 minutes, 5 minutes lang sa'yo, mga ganyan, no? Ayan. O, i-ano mo daw, i-promote mo daw yung ano, Value Pod Production. Ayun! Ano ba yan? Cecilia. Siyempre, kaming dalawa ni Cecilia ang founder ng Value Pod Production. Oh, diba? Oo. Ginagawa namin, kami ay isang startup. Nangunguha kami kliyente na gustong mag-launch. At pinapackage namin yun. Ito yung isang way namin para to give back sa lahat na may tulong ni Tash. Kasi, syempre, kung makakakuha kami ng mga kliyente, then we will be able to help others. Diba? Parang ganun yata dapat ang ano mo eh, ang mindset mo pag entrepreneur ka, diba? Oo. Kailangan ang ano mo is makatulong pa. Makapag-produce ka pa ng maraming trabaho para mas maraming tulong. Multiply yourself daw, sabi. Yes. Oo. Yan, kaya tapos, sana i-like nyo yung page namin. Oo. Post nyo kasi sa group natin kapag i-like nyo ulit. Yan, tapos sabi ni Joanna naman, nung nag-start ka daw bang mag-freelancing, podcast editor ka na daw ba agad? Or paano ka raw napadpad sa ano mundo ng podcast editing? Ah, sige, ganito. Bago ako mapunta kay Tash, meron akong kaibigan. Bago talaga mapunta sa akin. Ibigay ako na meron siyang kliyente na ano, real estate, parang apartment locator. Inano niya ako doon, ano ba tawag doon? Ni-refer niya ako doon, kaya lang pang gabi, Tash, tapos yung outbound. Ah, so parang call center ka, pero sa bahay, ganun. Pero isang tao lang siya, eh, hindi siya eh, ganun. So sabi ko, parang, tapos hindi naman nag-materialize yung project. Kaya umano, hindi rin ako nagtagal doon. Pero yun yung unang-unang-una. Tapos noon, sumunod si Kayla. Tash, naalala mo, nung ikaw na. Oo, si Kayla, oo. Natatandaan mo nun, Tash, di ba nagbibigay ka sa kaso, amin ng mga... Magulo kasi siya. Nagbibigay ka sa amin ng mga practice. Oo. Kami nila, Cecilia, nila Rowella, nila Janet. Ang kakapal ng mga mukha namin, unahan kami talaga.
Kasi iniisip ko nun, kailangan makakuha ako ng makakuha ng ganun. Parang pagka mag-a-apply ako ng mag-a-apply, parang fresh yung inaano ko, pinipresent ko na na sample. Kakaganong ko na ano ko, nakuha ko si Kayla sa Facebook group, tapos ang gulo-gulo naman niya. Tapos sumunod. Oo, oh, ganun talaga, guys. So, hindi naman siya ano, on target ka kaagad. Diba? Hindi talaga, minsanan lang. Minsan talaga. May mga ganun-ganon. May mga curves down the road. May ano na, yung sumunod ko nakuha, yun yung pinaka ano ko, pinaka magandang swerduhan ko kasi nag-podcast editor ako doon tapos si Spanish yung ano niya, yung show. Ang hirap naman yan. So, ang sabi niya sa akin noon, ganito. Kesera-sera, mga ganon. Sabi niya, Eloisa, wala kang editing na gagawin. Paki-layer mo lang yung music doon sa salita ko. Kasi ano pang i-edit ko? Hindi ko nga maintindihan yung sinasabi niya kasi Spanyol eh. Mga ano lang, mga, ano yung Monday? Basta mga Lunes. Basta yun, mga ganun. Lunes, Martes. Tapos ano siya, meron silang SEO agency. Hanggang sa nung, isa sa marketing ano nila, marketing strategy niya sa agency niya is yun nga yung podcast. So, tapos umalis yung project manager niya. Inalok niya ako, sabi niya, ikaw, kaya mo bang tuturuan na lang kita ng link building, ganito. Kasi yun yung talagang ginagawa nung project manager. Ayun yung, ano ko, parang ano ako doon, Tash, parang inabot yata ko ng 9-10 months hanggang sana ni-let go ko na siya. Kasi dumating na yung mga, hindi, nagsabay pala sila ni Luis tapos dumating na yung mga ano sunod-sunod na ako. Tapos mas masaya ka kay Luis, ganon. Oo, naka-jackpot ako kay Luis. Oo. Tapos eto si Sam, tapos yung isa si Allison, tapos nagsunod-sunod na sila. Kaya ano, kailangan talaga may i-let go ka eh. Para ano, parang di ba sabi ni Brother Bo, you have to say no so you can say yes to big things. Oo. Pero oo, Joe, ang talagang ano ko, sa lahat ng tinuro ni Tash, ang inaral ko talaga ng IG is yung editing, tsaka yung show notes writing. Kasi hindi ko talaga magits yung WordPress eh. Bobo yata kasi ganun. Mama nila. Sige, ayun lang, may tanong pa. Tash. O, nakamute ka. Ayan, wala na yata tayong questions, guys. May question pa ba tayo sa Zoom? Ano? Kung yan, wala yung question, tatapusin na namin ito ni Tash. Oo. Tapos na ang episode natin. Ayan. So, thank you so much, guys, for joining us today. Sana may natutunan kayo. Yan. And then, kung may mga request kayo, na topics na gusto nyong i-tackle natin, ilagay nyo na sa Facebook group natin or email nyo ako, diba? Ayan, may nag-chat, sandali. Ayan. So, thank you so much, guys! Ayan, thank you. Ay, nandito pala itong mga to. Thank you. Oo, sinusuportahan nila tayo. Si Miguel, si Mau, tsaka yun sila. Thank you sa mga live attendees natin sa FB at sa Zoom. Pero yung sa FB, tatanggalin ko muna yung replay. Tapos, edit muna natin. Oo. Bago natin i-upload sa YouTube. I'm sorry. Oo. Thank you, Ruella. Ayan, anday to pala yung ibang mga friends. Oo, mga si Amy. Oo, si Alan, si Andrew, Cecilia, si Corinne, si Diane, si Jennifer, Joanna, Jonalyn, Mau, and Rowella. Dahil konti pa lang kayo, pwede pa namin kayo i-shout out isa-isa. Pag marami na hindi na namin kayo masya-shout out isa-isa. Ayan. Tapos gagawin din natin tong podcast, Eloisa. So, magagamit ang ating podcast editing skills. Kasi ano, pampabenta, pampadami ng clients yan. Sabi mo, ay, tingnan mo yung podcast ko. Podcast kaya kami? Oo, may podcast kaya ako. Oo, I practice what I preach. O, di ba? Yan. So, next episode natin is on yung, next. Kasi yung susunod sa akin. Every 2 weeks. Ang sunod si Hazel. So, ang susunod natin, ayaw mo bukas na calendar. Ayan, sa 22.
So, oh, next episode natin sa February 22 kasi syempre mag-gather muna tayo ng audience yung sa 2 weeks. O, di ba, Maruno, may plano. Mag-gather na sabi nga ni Neil Patel, 20% content creation, 80% ang pag-promote. So, magpa-promote muna tayo bago natin magkagumawa tayo ng bagong content. O, di ba? Yan. So, tune in guys sa next episode natin sa Friday. And meron rin naman tayong recording. Lalagay natin ng podcast, YouTube, and dito syempre sa Facebook group. Pero, edit muna. Alam, edit mo yung lagi na. Oo, tatanggalin natin. Alan, alam mo na yan. Gamit si Filmora. Yan. So, thank you again, guys. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Happy weekend and God bless.